ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-upload ng customized template para sa Microtech Wi-Fi hotspot. So ito yung portal, yung customized na portal. Actually page, web page siya. Pakita ko muna sa inyo yung original template ng Microtech para sa kanilang portal sa Wi-Fi hotspot. Yan. Connect tayo. Ito yung kinawa ko ring kinonfigure ko na Microtech router OS sa PC. Kukonnect ulit ako doon. Pakita ko lang sa inyo kung alin ano yung itsura ng default para may before after kayong comparison. So yan, nag-pop up na. Yan yun to. Ito yung default template. Kaya plain na plain. Walang masyadong kulay. May logo. And login, password. So sa customized, primary goal natin sa customized is syempre mabago yung itsura, magkaroon na kulay, and magdagdag ng additional functionalities like chat, voucher code lang at ilalagay, hindi wala ng password. So sa pagdating sa Microtech, ang kanilang tawag talaga doon, kakasama sa kanilang branding is hotspot gateway. Sa ibang brand ng router, portal ang tawag, sa iba naman ang tawag doon, login page, yan. Pero the same lang siya. May dalawang madaling paraan para mag-upload ng customized hotspot gateway template or portal o page para mag-login sa ating hotspot. So, ang isa doon is through file manager, yung built file manager ng Winbox. Ikalawa is using a FTP program or FTP application kagaya ng FileZilla. So, pakita ko sa inyo yung file manager ng Winbox. So, paano yun? Buksan natin yung Winbox. And, connect tayo. Alin man sa dalawang ito kasi dito tayo nakakonect. Sa case ninyo, kung hindi kayo, ito kasing ginawa ko is yung naka virtual machine lang na Microtech router OS. Kung yung hardware talaga gamit nyo na Microtech o physical hardware, sorry. Karaniwan magkoconnect kayo dun sa LAN. Pakita ko sa inyo yung file manager ng Winbox. Yan. Ito yung Winbox natin. Ito siya. Yung sa files, dito lang nasa kaliwa, files, ito na yung file manager. Dito pwede kayo mag-delete o mag-add. Folder ng hotspot, dito nyo makikita yung lahat ng files na related sa hotspot template. Yan siya, simula rito. Ito, login, status, yan yung kadalasan na nagagamit. Okay. Ito yung mga papalitan mo, i-edit mo. Pwede mong, kung mayroon kang konting alam sa HTML, CSS, saka Microtech API, pwede na nyong i-download to. Right click. And, lagay natin sa desktop. Yan, nadadownload na. Ito na siya. Yan. Madadownload mo yung default template ng, ito na siya. Default template ng Microtech Router OS. Tapos, ito yung pwede ninyong i-edit. Yan. Then, ngayon, isa-isa, then, i-upload mo lang dito. Ulit. Pagkatapos ang i-edit. Kuha tayo ng custom template. Kunwari, nakapag-customize na kayo ng template o nakadownload na kayo or nakapagpagawa na kayo sa ibang tao, then i-upload na lang ninyo. Then, doon lang nyo din upload. Yung, kung click nyo itong folder ng hotspot, then click nyo upload dito sa upper section. Then, puntahan, browse lang kayo dito sa file.
pwede multiple files, pero hindi kayo pwede mag-upload ng folder. Yun ang disadvantage itong built-in na file manager ng hotspot. So ito siya, bawa ito, login, download, upload na isa, then login. Ayun, mabilis lang siya, ito na siya. Ito na yun. Ngayon, kung napapansin ninyo, yan, pag-upload ninyo, wala siya sa tamang folder. Nasa labas siya. Kailangan nyo ilipat. So, paano pag ilipat? Pwedeng drag and drop. Yan. Click and drag. Ilipat nyo siya sa folder ng... Ilipat nyo siya sa folder ng hotspot. Yan. Kung dahil may pag may labas na ganito, ibig sabihin mayroon ng ganong file, pwede nyo gawin is delete. Paano mag-delete? Pwede nyo right click and then oops, wala pala dito, sorry, pwede mag-delete dito sa yun, dito sa minus sign, then drag ulit natin yun, dito lang siya, pero dapat indented siya sa folder ng hotspot. Ibig sabihin, nasa loob na siya ng, kung ganito, nasa loob na siya ng hotspot. Ng tamang folder. So, yun. Yun lang po. Pero dito sa ginawa natin, wala pa na bago. Gandin yung procedure ng pag-upload ng customize. Pero, mas maganda, at mas madali na gumamit kayo ng FTP file. Pwedeng sa cellphone, pwede rin sa, meron din sa cellphone, meron din sa PC. So, ginagamit ko ay FileZilla. Again, FileZilla. Okay, so may FileZilla na ba ako dito? So, yan. So, nag-install na ako ng FileZilla. So, syempre, alam ko na marunong naman kayo mag-install ng mga application. Search nyo lang yung FileZilla. Buksan natin yung FileZilla. Ayan, search na. Okay. Sa FileZilla, ito siya. Sa FileZilla, pwede kang mag-delete, pwede kang mag-upload ng folder sa router ninyo, doon sa Microtech router. Okay. So, pero for that, bago kayo mag-upload, syempre kailangan yung host, username, password, port. So, ang host ninyo, ito yung IP address ng inyong kung saan kayo nakaka-connect using Winbox. So, dito sa case natin, nakaka-connect ako sa LAN. Sa LAN interface ng aking Microtech. Then, username, admin ang ginagamit ko. And, same ito ng password at username na ginagamit sa Winbox. Then port, usually 21 kasi pwede nang baguhin. So, ayan. Ngayon, then quick connect lang. Save ko yung password. And, pag ito lumabas, ibig sabihin na okay na. Ayan, connected na ako. Kung papansin ninyo, yung files dito sa hotspot. Yan. Yan yung mga folder na narito. Same din lang ng folder na narito. Yan siya. Katunayan na siya ay nakakonnect na. Yan, kung hindi nagkoconnect, maaaring nakaklose yung o nakadisable yung port 21 o yung port kung saan yung port ng service ng FTP. So, para ma-double check, yan. Para ma-ensure ninyo na naka-enable yung port at nakakunig kayo, punta tayo dito sa IP, then services. Yan. So, yan.
halos lahat ng service port ko ay naka-open. Yan, so W. So, explain ko na rin ko para sa ito. Yung API at saka IP SSL, karne yung ginagamit sa mga web application or program. Kaya ng Micmon, mga Win, mga Android app para ma-access ang Microtech. Then, FTP, dito tayo nakakonect. Kumbaga, dito tayo nakapasok. SSH, dito rin sa mga, sa website, sa mga application. Mga PuTTY. Telnet, yun, ganun din yan. Winbox, ito yung ginagamit ng Winbox application. Para sa, then, www. Ito yung port kung saan ginagamit pag-access using browser. Pwede rin ito. Instead, kung wala kayong Winbox, pwedeng through, ay access din niyo yung, pwedeng access din yung router using Win, a web browser. Ayan. Pero, suggestion ko, i-off ninyo yung ibang port nito, or after nating magamit, para hindi masyadong prone sa hacking. Kaya nito. Okay, disable natin. Telnet. Apply. This way, yung mga makuting-ting dyan na mahilig mag-experiment ng hacking. Yan, papasok nila yan. Okay. So, pwede rin naman yung baguhin yan. Yan, dito. So, yan, okay. Kung naka-inable, yan, nakakonect. After makakonect, nakakonect na kayo. Ganito lang. Punta kayo dito sa hotspot, click nyo yan. Mas maganda, pwedeng delete ninyo to. Ito naman ng mga to. Yan to. Delete. Okay. Then, upload tayo ng bago. So, dito sa side na, dito sa upper, sa left, upper left, browse kayo dun sa directory kung saan naka-save yung inyong template. Ako nalagay ko sa desktop. So, click ko lang yung desktop. Ayan na. Ito na siya sa taas. Sa baba naman. Ito. Dito naman sa baba ng left side. Ito na yung aking custom hotspot. So yung, bubuksan natin. Double click. Ayan. Then, ensure nyo na, ensure natin na nasa folder 10 hotspot. So, dito sa kanan, I mean, nasa, dito sa kanan, isipin lang nyo, itong nasa kanan, ito yung router, ito nasa kaliwa, ito yung computer ninyo. Kasi ito yung, kung saan magagaling upload, then dito mag-upload. So, sa router, kailangan nakaklik yung hotspot, and ito yung directory ng hotspot, diyan tayo maglalagay. Yan. Pwede nyo, pwedeng select all, control A, then right click, and upload. Or pwede namang isa-isa. Yan. So, namin. Pwedeng isa-isa. Yan, kayto kung gusto nyo. Yan siya. Yan. O kung pinakamadaling ako ngayon na, ayan. Drag lang natin dito. Lahat. Control A. So, transfers finished. Meron na ulit laman yung kung mapapansin nyo dito sa kaliwa, kanina, wala itong laman. Yan, may laman ulit. So, yun lang. Doon lang po pag-upload ng hotspot. So, maraming salamat po sa pakikinig. Pasensya na po kayo na paaba yung mga paliwanag ko. Minsan kasi necessary na i-explain para hindi na magtatanong yung mga basic, mga fundamentals, mga tips. Okay. So, thank you. Don't forget to subscribe, like, and so, thank you sa panood. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye-bye. Ay. So, na-upload na natin yung ating template. Close natin itong file sila. Okay, yan. May laman na.
Then, pupunta naman tayo ngayon sa ating phone para sa testing. O, para tingnan natin kung nabago na talaga. So, yan. So, kanina, kung maalala ninyo sa plate, sa later part ng video, sa earlier part ng video, sorry. Default template lang yung naka-upload. So, ngayon magkoconnect ulit tayo. Ayan, nag-connect na agad siya. So yan, ito na po yung kung kanina yung una natin pinakikita is plain yung gateway hotspot. Ayan. So wala pa tayong active connection. Kung kanina plain lang yung gateway hotspot o hotspot gateway do sa template natin o do sa portal. Ngayon may kulay na. Ayan, may mga design na disenyo. Ayan. Pero kahit yung connected sa Wi-Fi, makikita nyo na walang active connection dito sa Winbox natin. Kailangan natin mag-connect. Okay, connect natin. User password. Wala pa ibang user. Ayan. Dito sa user password, admin muna yung use default na nakalagay. Kaya yun muna natin gagawin. 1, 2, 3, 4. Yun muna natin gagamitin. Login. So, yan. 252. Okay. Makikita nyo may active connection. So, yun guys. Yun yung parang paano mag-upload o mag-bago na yung default na hotspot gateway or portal template o ano bang tawag ninyo dyan.